Hi there, welcome to this channel. This video is about weekly progress review and planning for my asynchronous learning content making. Before we start on class, I try to get some input from MSU80 students to address the issue regarding sa internet connection bago mag-start ang class. So one of the inputs na na-share nila is preferable na mag-asynchronous learning para ma-manage nila maayos ang paggamit nila ng internet. So I consider the idea. Kung titingnan mo din, ang YouTube is nag-allow siya na i-download ng students yung video sa mobile device nila kapag mayroon silang internet connection. Tapos pwede nila mapanood yung video even how many times sa bahay kahit wala silang internet. So I decided to go with asynchronous learning. Pero ang feedback ko after a month now is mahirap siya sa umpisa. Although nag-improve siya, marami tayong natututunan. Pero sa akin, I'm kind of worried because I'm thinking na may mga students na maybe expecting na mag-upload ako ng content. So naisipan ko na gumawa ng video like this para malaman ng mga students yung mga content na i-upload ko in the upcoming weeks or upcoming months so that they can be guided and they can manage well as well yung paggamit nila ng internet. I just hope na makakatulong itong video na to sa mga students. Before we start, i-introduce ko muna sa inyo yung tool na ginagamit ko to manage my tasks sa asynchronous learning content making. So I'm using Trello of Atlassian. So matagal na ginagamit ko na si Trello to manage my tasks since nag-work pa ako sa industry. So siguro mga around 5 years na. One of the things na gusto ko sa Trello is accessible ko siya not only sa desktop but accessible ko din siya sa mobile. And sa mobile, nagsusupport siya ng offline so that even wala akong internet, I can manage my task offline. So, pasok tayo sa board, sa personal board na ginawa ko, asynchronous learning content making. So, if you go there, makikita natin dito, I have set of list. So, may list ako for backlog this semester. So, lahat ng task ko na ginagawa for this semester is generally nalagay. Then I also have to do next month, and to do this month, and to do this week, and research content. So bago ako gumawa ng content, kinakailangan ko muna i-research. Then recording and editing. Once done na, meron akong content, pwede ko na siya i-upload. And then gagawin ng subtitle. So once na-upload na may subtitle na, i-post ko na siya Google Classroom. And magkuha na feedback from the students. And then, I have last week, so lahat ng mga task ko from the current week, every week is transferred ko siya sa last week. And then every week, i-clean up ko din ang last week, ililipat sa this month. Before tayo mag-proceed, gusto ko muna magpasalamat sa mga students na nagbigay ng feedbacks nila sa mga content na binigay ko. Kahit mahirap gumawa ng content, yung mga feedbacks na ganito nakakatulong siya ng malaki para makamotivate pa sa akin para mas mapabuti pa yung content na binibigay ko. So salamat. Before time mag-start, i-clean up ko muna yung sa last week ko. So ililipat ko lahat ng cards sa last week, move all cards papunta sa done this month. Okay, so check natin. So ano yung mga nagawa ko this week? This week, gumawa ko ng content about introduction to software testing and quality assurance. Nag-catch up din ako sa grading system sa course book ng CSC 183. So grading system and course policies and monitoring plan ng CSC 183. And gumawa rin ako ng content about GitHub series introduction. And then, gumawa ko ng content
for introduction to software engineering. So yun siya. So ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. So usually in a week, ang nagagawa ko is a minimum of 5 content. So 1 content a day. So that's for the for this week. So ilipat ko to since na-review na natin. Move ko lahat sa last week. So since papasok na ang next week tomorrow, so this is going to be my last week. Ngayon, let's have a planning. So for now, ipopulate ko yung to do next month from my backlog semester. So gagawin ko is imumove ko lahat ng to-do next month here before natin siya review. So imove ko lahat ng cards dito sa to-do next month because November naman next week. So imumove ko siya sa to-do this month. Okay, so nandito na siya sa to-do this month. So, ang plan for this month is first, dito meron tayong function and roles of quality assurance software. Then, strategies and levels of testing. Overview of agile testing for this month. Then, traditional software testing. Kung mapapansin nyo, meron dito siyang label. So, dito siya, this is for CSC 185. So, ito siyang ganitong label. Ganyang color. So, meron din, i-continue ko din this month yung GitHub Foundation. So, gagawin natin yung GitHub Foundation this month. As well as yung introduction to software architecture. This is for the CSC 184. Tingnan natin CSC 184 siya. And then, introduction to software requirements, this is for the subject na CSC 183. And then, traditional requirements analysis this month. And then, intro to relational database management part 2. So, natapos na yung part 1 this week. So, susunod is yung part 2 this month. And then, gagawa tayo ng local development environment with Git and GitHub. This is part of the series ng Git and GitHub series. And then, sa ITD 1.10, so why MySQL database is interesting. So, gagawin yun. So, affected niya dito sa CSC 181 and ITD 1.10. And gagawa din tayo ng content for history of relational database. This is for ITD, sa NoSQL na subject. And then types of NoSQL databases. Then setup for development environment for NoSQL. And then traditional SDLC for Waterfall. And then agile mindset. This is for CSC 181. Itong ganitong color. And then Agile Manifesto, and then Agile Scrum XP Methodology, and then Remote Environment with GitHub Actions. So, babalikan natin sa GitHub na series. And then, last episode sa GitHub series, Git and GitHub series is MSU Programmers Community in GitHub. So, yun yung to do this month. Now, we have to map kung ano yung ilalagay natin for this week. So, hindi naman pwede entire month ilalagay dun sa this week. So, for every subject, kukuha ko ng isa. So, and then kukuha din ako ng for general. Okay, so, simula ko sa CSC 181. Okay, search. So, arrange ko. So, pipiliin ko si traditional SDLC according sa pag-arrange niya dun sa course book. So,
So ilipat ko to papunta sa this week. And then, lipat ako sa another course, which is CSC 1, let's say 1 and 5. Search, kukuha din ako ng isa dito papunta din sa this week. According sa course book, ang susunod is ang function and roles of QA in software development. So ito siya ilipat ko sa this week, so isa lang. So next is 184, introduction to software architecture this month, lipat natin yan sa next month, lipat natin yan dito sa this month, diretso ko na sa to do this week. And then next is ITD 110. So sa ITD 110, intro to RDBMS part 2. So ilagay natin yan sa this week. Okay? Next is general. So pili din tayo dito sa GitHub Foundation. Okay, so that's it. So clear natin yung search. So far, ang napili natin for the week is yun. So intro to relational database part 2, GitHub Foundation, intro to software architecture, functional roles, functions and roles of QA in software development, traditional SDLC, waterfall, at yun lang. So 1, 2, 3, 4, 5, enough. I hope wala akong na-miss. Parang na-miss ko si CSC 1-3. Check natin. Pag-search, yes, na-miss natin si CSC 1-3. So this month, pili natin si introduction to software requirements. Ilalagay natin yan sa to do this week. So clear natin, check natin ulit to do this week. So ang gagawin natin for this week is introduction to software requirements analysis, intro to RDBMS part 2, GitHub Foundation, intro to software architecture, functions and roles of quality assurance in software development, traditional SDLC, waterfall. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 content for the week. I hope that gives you an overview kung ano yung mga content na i-upload ko in the upcoming weeks. If you have questions or suggestions, please let us know in the comment section below. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos.